So tuloy na tuloy na po sa Lunes yung pagsisimula ng pagdinig sa War on Drugs ng Duterte Administration. Kayo po ba may mga ginawang paghahanda para ho dun sa naturang pagdinig na kayo po kasi mismo yung nag-request na magsagawa nito ang Senado? Wala naman, Shelly. Hindi mo kailangan paghahandaan yung katotohanan. Mm-hmm. Everything will come out naturally mm-hmm. in the course of the hearing. Mm-hmm. At dapat lalabas ang katotohanan. Mm-hmm. So, hindi mo yan kailangan pa na mag-rehearse. Mm-hmm. Mag-assign ka na mag-assign kung sino dapat magsisinungaling ng ganito mm-hmm. at sino mag dapat magsisinungaling ng ganito para lalabas at ma-achieve mo yung goal mo talaga mm-hmm. na kung sino gusto mong siraan. Mm-hmm. Hindi man yan ganun. Hindi man dapat ganun ang investigasyon. So, pakinggan lang natin kung anong mangyari doon sa anong mga sasabihin ng mga tao na yan doon sa hearing na gagawin niyo yung Monday. Pero sir, handa na kayo na makaharap face-to-face yung mga nagsagwa ng allegation laban sa inyo doon sa Quadcom committee hearing? Yes. Pero sir, meron ba kayong... Matagal ko na yung pagsabi pa lang nila doon sa Quadcom, mm-hmm. matagal ko nang alam kung anong dapat itatanong ko sa kanila mm-hmm. para makuha natin ang katotohanan. Mm-hmm. Dahil po kayo ay nagsabi na handa rin kayo na maging resource person, tanungin din po kayo ng mga kapwa niyo, Senador, kayo ba may mga inihanda na mga ebidensya na ipipresenta para, i-deny o kontrahin yung mga allegation naban sa inyo? Wala. Mm-hmm. Wala tayong inihanda na gano'n. Mm-hmm. I can answer din point by point kung ano yung gusto na itatanong mm-hmm. without preparation. As far as my personal knowledge is concerned, yun lang may sishare ko sa kanila. Mm-hmm. Hindi po ako magsishare sa kanila ng chismis. Mm-hmm. Hindi ako magsishare sa kanila ng opinion. Mm-hmm. Kung ano lang ang meron akong personal knowledge. Mm-hmm. At yun ay mga personal at saka first-hand knowledge, hindi mga sabi ng kunsino. Yes. Mm-hmm. So sir, si Senator Bongo ba, kagaya ninyo, handa rin po na maging resource person at matanong ng mga kapwa niyo, Senador, dun sa hearing on Monday? Hindi ko alam, Sally. Mas maganda siya, tanungin mo. Mm-hmm. Tanungin mo lang siya kung ano yung balak niyang gawin. Mm-hmm. At ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po, 100% po na darating sa Monday sa Senate hearing? Yes, sigurado mag-attend yun sa Monday. Mm-hmm. At nakita ko sir dun sa inyong ipinost sa Facebook, nag-dinner kayo o lunch ba yun with former President Duterte kasama si, ilan po kayo na dun sa dinner na ipinost niyo po sa inyong Facebook sir? Si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Yes, oho. Uh-huh. At si namin doon, Hanilet. Si Ma'am Hanilet kasama namin. Mm-hmm. So ano po ito? Mm-hmm. Napag-usapan niyo po ba yung mangyayaring hearing on Monday? Hindi naman, Hindi naman kami nagpaplano, hindi kami nagpre-prepare, hindi kami nag-uusap kung anong gagawin. Mm-hmm. Nagkataon lang yung dinner na yun dahil mayroong gun show kasi doon sa Davao, sa SMX, SMX sa Davao, mm-hmm. sa Lanang. Mm-hmm. Pareho kami mahilig ng baril, nandun ako, maya-maya, mm-hmm. Pumunta rin pala siya, dumating siya. Nung nagkita-kita kami doon sa loob ng exhibit ng mga baril, ikot-ikot doon, nagtingin-tingin ng mga baril, nag-imbita siya ng dinner pagkatapos niya mag-ikot. Mm-hmm. Kaya nga, napasama ako doon sa dinner doon sa SM. Uh-huh. So, nag-dinner kami dahil nagutom sa habang sa kakaikot-ikot tingin ng mga baril. Pero sir, kahit konti, wala ho kayo na pag-usapan or natanong kay Digong tungkol dun sa mangyayaring hearing sa Monday? Ang tanong ko lang isa, kung mag-attend ba siya? Hmm. Sabi niya, yes. In fact, after tayo mag-dinner, papunta na ko ng airport at flight ko pa Manila. So, ready na siya. Mm-hmm. Nandito na sa Manila ang dating Pangulo, sir? I presume. Kasi sabi niya, sasakay doon siya ng flight na yon mm-hmm. sa gabi na yon nung after dinner namin. Mm-hmm.